siya sa katungan. Wala ko alam ito sa oras mo, kailangan mo kalimutan. So, ang topic ko is different manifestations of gender bias concerning women in entrepreneurship. So, before tayo pumupadayon, kailangan tayo pag-uno, mag-recap lang ta, kung sa ating dibuhat last time, kung sa ating discuss. Gender and gender. Sex and gender. Unsa kalihian sa sex o sa gender? Sa sex, hindi siya pwede sa laki, hindi siya sa pwede. Sabay dapat babae, babae, laki-laki. Okay, and gender? Sa gender, pwede siya sa babae, pwede siya sa laki. Okay, thank you. So, kaya ano, ako ba nag-report ko nun? Unsa dahil pwede sa kuwan, sa liya, pwede sa babae. So, kanang kumuhin mong tag-sex, hindi ito kadakadlaw na. Before we sleep. Buwa na siya, kanang katunggay mo ni Ma'am, no? Pwede sa babae, sa babae na dyan o sa lalaki. For example, ang nai matris, babae na dyan na, sex na siya. Nai sperm, lalaki na siya. Sumuna siya imong nga sex. Nay Adam's apple. Lalaki. Sumuna man, sex or gender? Sex. Yes, sex. Kumuha ka gender, pwede sa babae, pwede sa lalaki. Ngayon, taas o buhok. Pwede laki, babae, gender. Lalaki nga, taas o buhok. Ngayon, kagpusgan. Pariho lagi apon, gender. Pusog mahog mo. Gender. Gender, gano'n na siya. Chismosa, chismoso. Gender. Pag-usapan ang epekto ng gender biases sa pamamagitan ng babae at lalaki. Okay, learning key points. Apektado ang lahat sa isyu ng kasarian, lalaki o babae, mayaman o mahirap, ang mga bata o matanda at iba pa sa lahat ng mga aspekto ng buhay. Ang kababaihang Pilipino tulad ng ibang mga babae sa buong mundo ay parehong pasanin. So, bili lang sa inyong nahitapo na din sa Philippines, even sa other countries nga lain ang tanaw nila sa babae na ubos ra dapat ilalaban sa palagi na nahitapo. Ang mga minanya natin kultura at istruktura ay nagpapainting na hindi nagpantay-pantay ang pagtingin ng pagtrato at pag-unlad ng kababaihan. So mostly sa una, ang leaders regular kay mga lalaki. So, gamay na siguro kato sila ng Gabriela sila, mo sila na yung leader kay Duwag sila nga, hindi na yun para pang lalaki. So, para magtanaw tao, nga tayo feel who's showing, na nagsini. Busy kay siya, nga ang lalaki pagdawan sa swindo, nga imbis ako daw ko yung swindo sa iduhan. Hino. Ang babae, ipaigo yun niya sa unsang agamay, ipaigo o kumpra para na ay mamuan sa pamilya. Mag-abot sa balay, ang bana, nagubo, diritso, tanaw-tibig. Wala lang yung gabang lungag. Ramo sa inyo, abe, yung inyo nga yung bana. Buko din lang. Lahi kayo sa mo. Ako, pwede mo share? Wala, buhay ako ang tao. Again, ang mga gawain. May kinalaman sa gawaing bahay. Pagpapalaki ng anak at pag-aalaga ng pamilya ay tinitingnan bilang maliit na katungkulan at karaniwang nakikita bilang natural na katungkulan na walang direktang kontribusyon sa pag-unlad ng lipunan. Ang mga kababaihan ay tinuturing bilang hindi mahalagang puwersa sa ekonomiya sa kabila ng kanilang mahalagang papel sa produksyon. Kadalasan, mas maliit ang kita ng babae kaysa lalaki. Nga, masugot mo, ana, nga, maliit ko nga katungkulan nga manglamba, manglimpyo, magluto,
maliit na ako'y anak. Diba? Subo ko anak nga mo, walang contribution pumunta sa community. O, ako gabay. Gilaliman ang uli mong inana, no? Kamu mo na'y buhat, anibig. Kamu mo na'y kuan, luto diri, pagkuman, ang laba pa ka, magkurog na inong kamu. Diba? So, nga inyo lang ka nga walay contribution, dili ko sa makapaunlad sa community. Unde, kadalasan mas malaki ang kita ng lalaki kaysa babae. Before, siguro. Dili na karon. Dili na. Kaya nanita ko pa ang yung babae, uy, gigan mo, inana na lang ko ni. Political subordination, ang tingin ng kababaihan ay weaker sex. Kaya hindi kinikilala ang kanilang kakayanan sa bahay man o sa lipunan. Muna ginoon nga sa balay gani, lalaki ra jud ang kuan sa desisyon. No? Naitabo ko ba na sa inyo ha? Hindi na. Kung ba na, hindi na matingog. Saan na akong kilay? No? Ay, tingog! Ay, tingog! Okay. So, tinuturi ang lalaki na ulo ng tahanan, kaya sila ay karaniwang gumagawa na mo na ito ang political discrimination ng babae, hindi ko yung makalisay. Ang kababayan hindi nagbibig. Yan ang pareho kapangyarihan at prestige o kagitingan, katayuan o posisyon sa lipunan. Pero karon hindi na multiple burden, maraming matungkuli na inaatang sa kababaihan tulad ng gawain bahay, pagiging magulang at paghahanap buhay. Ang maraming pasanin ay naglilimita sa kapasidad ng kababaihan at mga pagtugon ng kanilang personal na pangangailangan. Pero karon baya po, no, as ganang ni-change ang time, daghan po nga lalaki nga nagbuhat o dinami, no? Multiple burden, kailangan na po tanan. Especially kung kanang mga ipangbiyaan gani, sa ilang asawa, nalala sa ilang ang mga anak, ang mga lalaki na po nanimu na inatay. Ina o tatay. Okay. Gender stereotyping. Ang kababaihan ay nakakahon sa mga particular na tungkulin mula sa panganganak. Ang mga tungkulin at papel ng kababaihan ay nakikita sa nakatali sa tahanan. So dapat, mama, ito ay mama, ito ay kuha na anak. Ikaw di ay, ano na kayo, kita, kita biyang buhagalin. Diba? Okay, na itanim na sa pananaw ng lipunan, mga kababaihan ay mahina, emotional at independent. Sugod mo na. Emotional. Emotional, okay ra. Dapat ako, ngayon mo kag ka na mahina. Kuha na ganyan, bugno, diba? Bugno. Okay, and then, dependent ka pumunta. Kung karoon, ngayon ka, oy, mas ako pa upset doon mo. I'm sleep, ano. Okay, next. Violence against women. Dahil sa katayuan mga kababaihan sa lipunan, sila ay karaniwang naging biktima ng iba't ibang uri ng karanasan. Halimbawa, sexual harassment, trafficking, and sex issues. Nanin na ang may violence against women. Kailangan ko yung ibang babae nga, mo pa magdagdag hairs mga lalaki, di ba? Anong mapaseksi, magsutulong magmaayon mo, at kagsimbahan? Kasi hindi makasugat ko buwak. Anong mahinda ka nga, cleavage, magsutulong kaayon, na imutsun ito po, ano? Kasi hindi ay makakita ko number two. So, kita mga babae, di man yung taganahan mabastos, so ato sang tanawon at kung paulalimin ka. Kung di likod ta, mamurag mo, mutis, gani sa lalaki, di likod mo na sila mo. Pero nagyo yung ubat nga, isang paggamad ni siguro pagsutok niya, kung sa kakakusor ba, hindi niya nagyo yung lalaki na pamangila po. Okay, so ato na lang na sila kung much better magpalayo, magpalayo. Okay, personal, ang gender bias ay may direkta na negatibong epekto sa pagkatao ng bawat babae. Ang kasalukuyang sitwasyon ay naglilimita sa karapatan ng babae bilang isang tao. Dahil dito, kadalasan, ang pagtingin ng babae sa kanyang sarili ay mababa para kumpara sa lalaki. Tungkol sa i-discriminate ka, ay, dito nang puoy kayo, mauwang ang puwan, anak. Anak ninyo ng babae. Okay.
encounter, may kasagaran po. O ikaw, babae, diyan ka, dito sa possible fit. So, din ni, makatunan ninyo. Unsay, tumungan niya para sa inyo ha. So, layunin atong pasahon. Matuloy, teamwork, entrepreneurship, and gender values na mahalaga sa pagiging matagumpay na negosyante. Ilarawan ang mga gender issues na kaapekto sa mga maliliit na negosyante. So, dito atong tukuyon kung unsayon siya ang mga issue na makaapekto sa ato ang ginagunayan na negosyo. So, key learning point, so, hindi lahat tao ay inanganak na negosyante. Pero, negosyante ba yung ginikanan sa una? Ha? So, nakatuna lang ninyo ang iyang gate palangko. So, imo man ang mama, di ba? So, dugay na ka nga nag-negosyo na ay sa una pa dyan. So, may gani, ang itunduan po imo. Kuan na lang mga kung kuan dito mo ito kapatid lang na. Ah, mo ba? Yan na, sa kuya ito may nag-finance ang mga. Ay, ayaw, di ka sa pag-start imong maliit na negosyo, karoon, iangat-angat na ka. Samot pa yun na nag-training mo din ni maangat pag ang inuha, negosyo, kay doon na pag yun may wala na katunan. So para sa mga kababaihan na dalas ang dahilan ng pag-negosyo ay upang mapunan ang pangangalaman ng pamilya. Tama. Maupa. Yes. So yun na, no? So, kung narots by, dito dito paagin. Madugangan ba? Madugangan. Para makapalit sa atong makeup o pangkit. Bili, uy, sa need you. Kaya, usahay mga good ang kita babae, ang sweldo po ito nagbabit sa pagkaon. No? Usahay na lang ang ato ang daily needs, personal. Ako, na-experience ako na sa una. Kaya, nagtrabaho ko, na may kayo, na mag-ibig sa inyo ang mga makeup. Pero pag wala kay trabaho, tulungin akong hila. Ang luha na kapotin mo napkin. Murag di ko ganahan na buha sa kwarta, sa sweldo, sa kumbana. E personal use na doon ang inyo. So mo to, nangita niyo kung kaya nga makakuha ko nga ako ah. E lagi, nanganak lagi tali. Daghanap kung naman tayo panitunod. Additional ang gatas. No? Hindi lang sa bata. So katujud siya. Ilag ko kabulan mo nga. Nasabat mo sa kumbana, natin niyo makuhaan yung gamit mo na din hindi makuhaan ang aking budget. Kaya instead, ihipalit ang napkin, ipay talaga ako sa bata. Sakto. Diba? So, isakripisyo dito na ako, kung lagi ko dahil kinahanan, manita dito paagi. Kaya mo man ako naandad ka rin. So, ang pagtukas ng sarili, katangian sa negosyo ay importante sa pag-uo na mga idea. Tungkol sa hinahanap at pagsasabang katumara ng mga adikain sa buhay. So, kita yun ang atong mga idea through neighbors. Ato kay neighbors, na ganyan yung gusyo, bukupirang linta. Huwag kayo eh. Isang piso na ginansya, or by chingos tapos, basta lang. Na. Okay. Ang imong tumong is, kung maniralo siya, anak mas imo. Di ba? Kaya nga ganyan ito ha. True ideas ay ka, neighbor or friends. Kaya nang naanay mga kaalaman doon, hinigot yung mga negosyo. So dito yun ako nakatunan. Kadalasan matatakot ang mga kababaihan na makipagsapalaran sa negosyo dahil sa kakulangan at kaalaman ng mga daming kanilang responsibilidad sa tahanan. Tama po ba? Tama. Kaya no. Murag, doon na kita i-fear. Pero sa inyong sa insani at kung Domingo, dapat ang fear yung ginagina, what for? Imo yung iporsige yung kaugalin mo. Kung fear ka, labi mong tao na nakay kahad, kung ginin mo siya love. No? So labi mo ang negosyo, isugan yung nila. Take the risk. Ang ginay importante. So, may paniniwala na kapag babae ay hahanap buhay, ito ay nagdudulot na kapabayaan ng iba't ibang tubuhin sa pamilya. Tama ko ba? Yes. Grabe dito ayon.
tinungay siya nga kuan panultikon sa unang panahon pa yun ni kay ang babae balay ang jud ka as in balay na mo gyud makuha man to dili jud ka makuha tungod sa ato ang generation to generation duna na tay nakatunan nga dili pwede mo kali ra jud kaayo so mo ikaron dito higit ko ni siya sa sari-sari store owner nga dili lang kay ni pang babae para ni Satanan labi na sa tibok pamilya. Karamihan na negosyo ng babae ay may kinalaman ng kanilang pangkaraniwang ginagawa sa bahay tulad ng pagluluto, karinderya, catering, bake shop. Tama po ba? Yes. Ang madalidalog na ito, yun? Luto. Kaya kita kung tibuto sa bahay, ang aling natulutuan ng itong pamilya. Anad naman ba? So, ang sa kupon. Oh, so, instead na magluto ka pang pamilya, tibuko na lang nimo kay ang uban yung ibadya na libre na ang inyong kaon. Diba? So, yun nga na. Murag ito'y una-una sa una. Na, doon na tayo makita ninyo aning slide yung iyon dyan mo. Grabe mo. Isa na dahil siya kaing ani niya tao. Itabi na nga. Iyang negosyo. Low profile na yun. Kaya mo, di ba na napagawakan kay ah, limit kayo na. Ngayon. So, medyo lahat ang tayo ni buwan na yung kausari-sari store. So, salamat po. Mag-roleplay na dito, ani ka ron. Okay. So, mag-group tao, five. Natay, five groups. Pamidari, so, five na naman. Mag-count ka, tanong, oh. One to five. Start na naman. One, two, three, four. Four. Three, five, six. One. Four, one, four. One, four. One, two, three, four, one, five. Five, five, six. One, one. So, connect ko ning gamon sa kuwang gilason karon. So, doon na lang tayo gamit na unit. Kilalanin ang mga katangian at kasanayan ng isang negosyante upang matangkupay sa negosyo. So, muna ang ato ang buhatong karon. So, doon na lang tayo another activity. Alamin ang ating kakayahan. So, bago mag-negosyo, muna itong limon ng activity karon. Pag-di mo na tapakin na po. Patagat. So, kanina ito muna ako na. So, bago tamang negosyo, ato mong yun ng before tamang kanan na po. No? Mahimo pa kanan na po. Kaya hindi na ta. Hindi ka tamang song gaya sa bubat to. Walay armas. Walay armas. Hindi ta ready. Dili pa sa tiko magsigil tayo ng ah, bahala na, balag mapindi, kaya napakulain kwarta. Hindi siguro yung nanan ko, gawas ko, sobra na dyan, hindi kayo kong kwarta. Ah, okay lang, invest ko, napakita yung gagal, mapamakaya ang mindi. Wow, mahatan na rin. So yan, ano, bago ta mag-negosyo, alamin natin ang ating kakayahan. Pero, sige mo na panisiyan, naamitin mo yung kanang ansiran. So, ato lang po anong ang na ako mag-storytelling na sa karong ganina, nag-film showing ta, karong mag-storytelling na ta. Kung unsa ang po ang ina, okay, anong ganyan ko ang ganyan. Okay, so this is about sipag at syaga ni Aling Remy. Nanginginig ang luha ni Aling Remy habang naaalala niya ang hirap na pinagdaanan ng kanyang pamilya noong sila ay nasa Bicol. Lumipat sila sa Pasay City at namumuhay sa halagang 200 pesos per day mula sa kita ng kanyang asawa na isang karpintero. Dahil di madalas ang trabaho ng kanyang mister, natuto si Aling Remy na magtipid at gumawa ng paraan upang matugunan ang pangangailangan ng pamilya. Nagsimula siyang magbenta ng banana cue. Nagdesisyon siyang mag-business ng banana peel. Sa simula, tatlong piling, tulong asipin, lang ang nabibenta niya. Hanggang sa ito ay naging 10 piling. Dahil malapit ang inuupahan niyang bahay sa paaralan, parami ng parami ang nabibenta niya. Napansin niya ang kanyang customer ay naghahanap
ng inumin. Kaya naisip niya na maganda na ialok na pampula sa banana puke. So, nauna siya. At saka inindot na para sa banana puke. Kaya gusto na sa kay Nam, natukan ko. Dugtukan na dugtukan. Diba? At least additional na hita. Additional income. So, nangita kaupuan. Ang sinindot niya ay palis. Sa araw-araw niya pagtitinda, nalaman niya kung ano ang pangangailangan ng kanyang mga iba't ibang klase ng customer. May mga bata, teenager, mga guro at labrador, kasambahay at mga may bahay. Unti-unti niya inipon ang kanyang pinagkakakitaan at isinyang tabi. Hanggang nag-desisyon siya, ibenta ang kanyang sinsing. Nakalipon siya ng 3,000 pesos kasama dito ang maliit niyang naitago mula sa kita niya sa pagtitinda. Ito ay ginamit niya sa mga Coca-Cola products. Pinulungan siya ng account developer ng Coca-Cola sa simula ng kanyang negosyo. Binigyan siya ng mga tips kung paano mapalakas ang kanyang benta. Nakita niya na habang lumalakas ang benta niya ng banana cube, lumakas din ang benta niya ng Coke products. Sa simula, medyo kinabahan siya kasi marami siya kakompetensya. So, natural na sa Pinoy, no? Sa Inglis, sa Pinya, ay, masuya on one ka. Okay, ngunit, itinatagan niya ang kanyang loob at dahil sa kanyang mataas na layunin, na iangat ang kalagayan ng pamilya, nagpursige siya sa kanyang negosyo. Iniisip niya, daganan ang kanyang paninda upang matulungan ang pangangailangan ng kanyang customer. Dahil mataas ang benta niya ng Coke products, nabigyan siya ng promo at merchandise and equipment ng Coke na nakatulong sa pagtaas ng kanyang benta. So, diba? At siya, sa Coke, no? At least, bugnaw. Nakikita ang dyan niya, bugnaw ang customer. Nami bugnaw ang Coke na ilamig kayo ang bugnaw, radyo, Pepsi. Okay, sa ngayon, ang aling Remy store ay isa na sa mga tindahan na tinatawag na perfect stores base sa standards ng Coca-Cola Bottlers Philippines Incorporated. Apat na taon mula sa maliit niyang negosyo, ngayon si aling Remy ay kumikita na ng 4,000 araw-araw sa pagbibenta ng Coke at iba pang produkto. Mula sa kanyang kinikita, naitaguyod niya ang pag-aaral ng mga anak at nakakapag-ipon din siya. Marami na rin pangarap para sa kanyang pamilya. Gayun din, naging matulungin ang kanyang asawa sa kanilang negosyo at kadalasan si Aling Remy na ang nagdidesisyon patungkol sa mga dapat gawin sa tindahan. Alam niya na mayroon siya makukuha na tulong o payo tungkol sa pagpapaunlad ng kanyang negosyo mula sa Coke. Para kay Aling Remy, siya ay may lakas ng loob upang tahaki ng pagsubok o problema tungkol sa pamamahala ng negosyo. Ang kanyang sipag at syaga, ang kanyang kasagana upang maitaguyod niya ang kanyang negosyo tungo sa tagumpay at kaunlaran. Ang mabuting samahan at pagtutulungan nilang mag-asawa ay napapalakas dahil sa negosyo. Napansin din niya na dahil sa kanyang mga nagawa, tumaas ang pagtingin ng kanyang mga kaibigan at kamag-anak. Sumama na siya ang sipag at syaga ni Aling Remy. Naka-relate po mo ni Aling Remy? Yes. Insay na ay pareho o sitwasyon ni Aling Remy. Sa una, nagsulong sa inyong gusto. Gusto. Wala? Gusto pa man. Wala? Nanang may kapital daan. Much man naman ni ma'am. I mean, parihan ni Aling Remy. So, ano ang katamian na makikita kay Aling Remy? Masa mo siya? Masipag, matyaga. Okay, what did siya ni give up, no? Sige, siya. Sige, siya. Persigido. Bisag tanaw sa iya po, oy, isa man kayong mama, hindi na nagsabi, oy, 4,000 a day. Don't be. Okay.
gamit. Ito iya katanihan. Gamit niya sa negosyo. Gamit niya sa negosyo. Okay. Kung sa kaniyang business goal, lumago ang negosyo. Ang tamagino naman, negosyo ko para mukupre, cukup maadyo, di ba? Okay, dato na kayo kano, di ko ganahan. So, syempre, ang goal is mapadako, di ba? At first, pila na kaya si Pi sa saging? 3. Bulo na. Kumanahin mo o? Apo. Kuman, nagkadaghan, niya, kuman, ang iya pa mga customers na nita pa dyan uglain. So, syempre, mo offer ka uglain. So, naamon mineral na naa sa sachet. Saan na mineral na sachet? Ice water. So, siya. Mineral na sachet. Okay. Paano niya hinarap ang kanyang problema? Di ba na problema siya sa financial? Sa maniya? Natikong siya. Kuman? Ang isa ka ni? Kami. No? So, sayang di kayo kundiri niniti wason. Okay, sukod na ta sa inyo ha, pagka-entrepreneur. Naatadilitanan, man ay nangyaro. Next, ang entrepreneur o negosyante ay bumili ka ng mga bagay, gawain, na magpapagkitaan. Sila ang nagpasimula ng isang kalakalan, startup operations. So, ano yan ang negosyante? So, magdaman mo sa gamay, hangtod, nagkadako. O ba na inyong plano sa kinabuhi? Oh, sure. Good na. Kahit yung imong tindahan gamay roon, convenience store, naging buhod. Diba? Hindi kita mo target nga. Sira-sira. Oo, kay sayang ito ang effort di kung dihin mo ito na, na ito na sirahan. Kani ako ba, gusto sila traditional na sumisuloy lang. Hindi sila gusto magpantay tindahan. Di ba? Kanya-kanya yung pangari. Pero kinigit siya na example, mindot din ang na-algip gusto. Kaya para makitaan yun ninyo, unsa na yung hidagan sa inyong mga negosyo. No? So mga katalian ng entrepreneur, pagiging positibo ng pananaw sa mga oportunidad. Tama po ba? Yes. Mugin na inyong mga kibutang sa mga. Dagkan, ayaw mong negative. Think positive. Kaya ko yan. Nai-oversay mo, kaya ko yan. Ako ba naman, di ko mang pagkikapitan. So, yun sa maniaring Remy. Simple decision niya. Iyan, benta iya, sisi. Para pang additional kongunan. Ika karun, hinig mo tag-torks. Naantoy ko kay pagkaw pa maningil. Kawan na, purot na. Hindi na makita na to. So, kaya yung porsige yun yung decision. Kaya ka nagpusigi sa turko, turko rin nila ako. Mga ngarin o pangarap na umasenso. Tama. Ako, mugin na ako ngarin sa kinabuhi. Ikaw ang asenso, malipay ang tibuo, pamilya, banay. Daghan ka, amiga. Kay, uy, si Kuan, asenso lagi siya. Di ko sa magtuniya. So, mangayok siya kung idea sa inyo ha. Muna pa, pila po dili. Hindi sumusuko hanggang maging perfecto ang produkto o servisyo. Kayo, pinapractice ba ninyo? Yes. Ha? Murag, feel yung kagani, anak. Ay, na lang to. Ayaw. Kaya mo nang bisudlan. Imo yun lang trabaho ko. Kaya sayang ang imong kuhunan.
responsible sa mga desisyon para sa negosyo. So, kung kaya nimo, ikaw na yung desisyon para tibuok ba na yung makabalo. Nga ako'y mong padagang ikani, hindi yung buhato, tabagin ko. Kay kung di mo tabag, di ko makaon. Di ba? Pero kung di aga sa lalay, ilabi na kung mura yung source of income. Kung imo sa isa-isa store, kuhaan ka na. Kung sa'yo itabo, wala yun. So, kinabangay yun. Imo paalalahan ang mga banay nimo. Last meeting, last kuhaan ako, graduate na ako check sa isa-isa store. Tungo sa igsoon, naara sila kung mukbangay ang listahan, di sino'y binil. Kung wag yung bayarin. Kung sa akong negosyo, negosyo. Kung igsoon, pabayad lang yun. Kay negosyo ng kanila, ay man ang panguha. Sumasabay sa mga baba, nagbabago pagkakailangan ng merkado. So, kamo, inyo ba nang i-practice? Kung sa'yo nga, usong-oso. Kung unsay pink prutas, labi natin init, kinanglan, daghanta mga pagugnaw ng pinggan. Kung saan ba natin ginahimok kada summer? No? Maghimok dito ang daghang ice candy, ice, water, tumod kay in na in. Nakaroon, tingklase naman. Kung saan naman in na in sa tingklase? Ha? Sa ito, tiklase. Tuhadagahan sa doon si Sulaan. School supplies? Oo, school supplies. Mga... Kanina po yung aking mga sudan na barato kay Kumpuan. Kinaman ang inyong sudan? Affordable. Kinaman? Affordable. Affordable? So, pero kita ko sa TV gapon. What is yung mga? Kuan, kana Japanese. No? Grabe siya. Ang iyang airport, gayon mo siya ang programa nga ibaligyan niya iyang pagkaon ng 35 for most kay iyang itabang. So, ikala ng mga simple kay kung muhakag na na siya o grasya, kapilokon ang grasya ano. Ako na po nalitihakan ng presyo. Makikipag sa palaran. So, kinahanan, inudyo, panindigan. Kaya kung mag-negosyante ka, duma kay taas na ayong pasinsya, anak. Sa kapital, sa lugi, na anak pa nan. So, iris gini mo. Kaya kung dili na nimo ikon, bagsak yapon ka. Sabay-sabayan din na nimo, anak. Other, gumagawa na paulit-ulit o iba-ibang paraan upang mapagtagumpayan ang isang balaki. Saan yung balaki? Hadlang. Murag hadlang ba? Hindrance. Hindrance. So, muna inyong limuko sa inyong mga negosyo. So, personal na pagsasakripisyo o nagsusumikap na gusto para matapos ang isang trabaho. So, naagyo po siya'y sakripisyo. Kung hindi ka magsakripisyo, sama sa pagsilbitanan, wala d'yo'y kapainan. Combination din siya. Aron kita gulabutan. Maninindigan sa sariling desisyon sa harap ng oposisyon o mga kabiguan. So, atong gawaton. Desisyon o mga kabiguan sa atoang failure sa itong negosyo. Kaya ang failure, gamay ra man na. Ang imuhang success, anak, more man na. Daghan kita nakita na ang failure nimo, muagi kita sa failure. Later on, success, sige na na. Pero imong success, ayaw ko, baling-baling ha. Kaya ay, kortahan ako ron, hindi na ko magpaklaba na. So, continue, gihapon. Araw, hindi siya maputol. May malasakit sa customer. Ay, kung tamo, wala'y malasakit sa customer, awayin ang customer, ay, balik, madali na. Hindi na, Jud. Ay, di ko, di, piso naman na yung dipalit. Para gihapon na ako sa inyo. Siguro na siya gibati.
Dili yun na kalikaya, hindi ka mag-ingira. Mulayin yun ang lawas, no? Kung interay ka mo, mulayin yung lawas, mahabli pa mo o dili? Dili na lang. Yes. Lalo man. Customer may mapasun. Pagka masakit ka sa customer. Sakto yun na. Grabe dyan ka, yung hino ba ako. Sa ako po, may mga customer mo pala, isa na po ka buo, sigarilyo pa, pwede na, inita. Hantod ka rin na si Dio, yaw-yaw. Na. Sa buka dito na, manit, isa naman, sa ako pa dyan kayo, nasakit kay ulo. So, ingala, magaling na, tayo batiyon. Nira na lang. Siragid mo. Parang nilipo kita paway. No? Ano, aking giaway, malapit o stikas. Mula na. Ang tulong sa isa na eh. Eh, wala na siya lang may nga po. Ang bibira kay kuan man. Slipta. Ang lang na ako nangit sa imo ma. Sumula itong mga po ng good. Tandaan na. Kinaklan. Pati ko kita kala ay pahuhay na lang sa kasirado store. Tutal, isa lang po na ka. Adlaw. Gumagawa ng paraan upang matubunan o may pitan pa ang mga mataas na pamantayan o higitan pa ang mga nakaraang nagawa na. So, mangita ka o mga paraan para matugunan. So, matokin mo na kung hindi makaya, ayaw sa ilaw. Tutal, tapos may huma. Inugin na lang yung effort pagka tomorrow. Para mabalik ang inuha, alkansiyan ang lawa. No? Nagsusumikap na gawin lahat na mas mabuti, mas mabilis, at sa murang halaga ang servisyo ng customer. So kayo, ilaman yung kasagaran ninyo ang pato. Taas o mubo? Mubo ra. Lain kay ang uban. Kung pila kayo pamasahin, kung mo ilang i-adpong ko ang pamasahin. Hindi na siya maong. Ako balata. So, kasagaran yun ang pato, gamay na doon siya, 20%. Oh my God. 20%. Pero ang kalenderiya, gamit yung kalenderiya kay 50, abab, dapat kay kaanagin lang siya. Kay naaman na yung mga gaso, mga anak, mga sangka, yung mga nang i-add ko. So, gamit kayo yung negosyo o kalenderiya. No, mananapod. Madali ba ako ko eh? So, bakit may niya rin sa kampanya ang mga na katunan? Mo? Kung mag-upay na sa ating tindahan, di ba dito mang limpyo? Wala na rin ka muna ako kung na yung mamanit. Housekeeping na niya siya. Makaraise na niya. So, ano niya siya? Next week, group 1. Ang ma-arrange. So, karon, importa mo lang ka. Kita ka na, ako na lang niya, na dali. Patong-patong na lang na. Ako na i-arrange na awin siya na as in ganina pa rin ako. No? Kaya na lang. So, wala na yung mga pagkulana.